ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada, 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 umaga. Narito ang raratsyada ng inyong umaga. True na sino? Hi! Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday! Friday, hey! Ngayon po ay Pebrero 18 na po, taong 2022. Nagbabalik po yung lingkod para ko sa Ratsyada sa umaga. Drew na sino? Oras po na 3 minuto makalipas ang alas 5 ng morning. Bago tayo magtungo doon sa mga pag-uulat ho, silipin ho muna natin ang ilan ho sa mga naglalaki, mga issue, mga nag-iinit na mga balita ngayong thank God it's Friday! Buday nga pala ngayon. Sige, silipin na ho natin. Pilipinas, nakaaho na sa Omicron surge, pero COVID-19 pandemic hindi pa rin nalalampasan ayon sa DOA. Active COVID-19 cases sa bansa, salamat naman, sumadsad pa sa mahigit 60,000. Hirit naman naluwagan ang campaign health protocols, inisnap ng DOH, pagbaklas ng campaign material sa private properties, pinanindigan ng COMELEC. Oy, mga sari-sari store owner na nagbebenta raw ng mga pekeng gamot, ipa-aresto na! At magkawala ng mahigit 20 sabongero, iimbestiga na rin ng Senado. Sa iba yung dagat naman, malaki bagay ng US, apektado ng matinding winter storm. At sa sports, Slovakian ice hockey team wagi kontra US national team sa Beijing Winter Olympics. Yun, oh, nako, narinig ho ninyo yung mga issue na yan, ha, biruin mo. Mamaya tatalakayin natin yan, ha, yung mga, yan, mga sari-sari store owner na nagbebenta ro ng mga peking gamot. Ako, ang daming sari-sari store. Ang tanong, gaano ba karami yung tao na manghuhuli? Diba? Ang dami niya mga sari-sari store owner. Samantala, eto, sige, silipin na ho muna natin ang ilan ho sa mga balita ho na dala ho ng ating mga Metro Patrol reporter. Metro Patrol report! Try natin ang lungsod ng Malabon. Nandyan si Danny Cruz. Morning, good Danny. Good morning, Drew. Isang lalaking dayuhan ang natagpuang patay sa kanyang inuupahang bahay dito sa Malabon City. Kinilala ng mga pulis ang biktimang si Nguyen Min Luan, aka Jomar Torres Chua, isang Vietnamese national, 35 taong gulang, negosyante, napansamantalang naninirahan sa number 113 Adante Street, Barangay Tanyong dito sa Malabon City. Sa investigasyon ng mga pulis Malabon sa 3 residenteng kapitbahay ni Luan o Chua na sina Daisylin Samonte, isang vendor, Romeo Castillo, waiter, at si GK Ligaspi, pawang residente ng nabanggit na lugar, sa pahayag ng 3 saksi sa otoridad, bago daw nangyari ito, nakitaan ang pagbabago sa personalidad nitong si Luan na lagi daw tulala at malungkot. Bukod dito, napagalaman pa ng mga kapitbahay nito na baon ito sa utang dahil sa pagkakalulong sa online sabong at may nakasampampang kasong kriminal sa office ng City Prosecutor dito sa lungsod ng Malabon. Sa report ng mga tauhan ni Police Colonel Barot, base na din sa isinagawang eksaminasyon ng SOCO, lumalabas na itong si Luan ay uminom ng silver cleaner, dahilan para malason ito at mamatay. Na-recover ng SOCO ang isang plastic cup na naglalaman ng naninilaw na likido sa loob ng kanyang tinutuluyang bahay. Ayon sa mga pulis Malabon, wala naman daw bakas ito na pinasok o ninikawan. Dagdag pa ng mga otoridad, maaari daw nagtulak dito ay ang problema nito. Kaya nagawa ang krimen, ang pagkakabaon sa utang dahil sa online sabong. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Alright, maraming salamat si Danny Cruz mula ho dyan sa lungsod ng Malabon. Narinig nyo, nalulong sa online sabong, dayuhan, nagpatiwakal. Kahapon naman, yung balita natin, pulis nalulong sa online sabong ng hold up ng gasolinahan sa Batangas.
Aba, nakailang strike na. Tapos, ang Senado, iimbestigahan na rin yung pagkawala ko ng mahigit 20 sabongero mula ho dyan sa Bulacan, Rizal, at Laguna at Batangas. So, medyo lumalaki na ho ang issue na yan. Sa talaga namang nakakalulong kapag yan ay talagang namihasa ka sa sabong at syempre sa sugat. Mula Malabon, tawid naman tayo sa Navota City. Alamin naman natin ang report ni Beth Samson. Beth? Good morning, Drew. Inilunsad ng lungsod ng Navotas ang one-stop shop upang magpapaglis ang pagproseso ng mga dokumento sa lungsod. Pinanggunahan nila Mayor Toby Tsangko at Congressman John Ray Tsangko ang pagbabasbas at inaugurasyon ng mga pasilidad sa kasama rin ng City Council at mga department heads. Layo nito na mabilisang matapos ang pagproseso at mapaikli ang oras sa isasagawang aplikasyon patuhan sa kanilang business permit at certificate of occupancy. Ali Tsangko, nais nilang mabigyan ang Naboteños ng epesyente at mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng one-stop shop na di na kailangan magpalipat-lipat pa ng mga tanggapan. Ang COSS ang makapagpapabilis ng aplikasyon maging sa pagpapalabas ng mga permit at sertipiko. Dito nagkatulong-tulong ang City Assessor's Office, City Treasurer's Office, City Planning and Development, Bureau of Fire Protection at 18 barangay sa pamamuno ni Engineer Joselito Guevara na National President of the Philippines Association of Building Officials. Metro Patrol Beth Samson, nagulat para sa Impira Metro Dong Lakas, DWIZ. Salamat si Beth Samson mula ho dyan sa Navota City at tayo naman ay magpatuloy sa lalawigan ng Bulacan. Ang detalye naman, alamin natin kung ano yan mula kay Kakang Louie Angeles. Morning, good kaka! Good morning, kaka! Sa wakas ay mapapalitan na ng bagong istruktura ang pagkatapos ng halos 50 taon ang isang matandang tulay na nag-uugnay sa lungsod ng Maykawayan at bayan ng Ubando. Ito ay ang pahayag ng Department of Public Works and Highway nitong nakaraang Miyerkules. Ayon kay D. George Santos, District Engineer ng DPWA Bulacan 2nd District Engineering Office, na ang lumang tulay, Marcos Bridge, na lokal na kinilala bilang Tawiran Bridge na itinayo noong 1972, at opisyal na binuksan noong una sa mga motorista noong 1973 ay papalitan upang bigyan daan ang mas magandang tulay na umaayon sa pinakabagong DPWA standard specification at seismic ng disenyo. Sinabi ni Santos, bagamat nananatiling gumagana at bukas ang tulay, naobserbahan nila ang advanced na pagkasira ng mga structural element nito. Ang lokal na tulay na ito ay kasalukuyang nauri bilang mahihirap sa kondisyon at ang nakakulangan sa instruktura nito ay kailangan matugunan kaagad. Anya ay isang post sa social media ay talagang delikado din dahil nagkaroon na nga ng crack at paglalayo ng daan nito. At ano yan, magpapalit ng lokal na tulay na nag-uugnay sa Maykawayan City dahil ito'y aabot na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Sapagkat itutuloy na ito kasamang true, ay kaugnay nito ang makabagong tulay dahil nga nalalapit na ang pagtatayo ng airport dito sa kalapit na bayan ng Bulacan. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Louie Angeles, tumulad sa ipilang may todo lakas. DWIZ. Salamat kakang Louie Angeles. At sa oras ho na 12 minuto makalipas sa alas 5 ho ng umaga, tayo muna ay mamamalengke. Alamin ho muna natin ang mga presyo ng ilang pangunahing bilihin.
Mula ho sa lungsod ng Pasig, ang kasama ho natin, syempre walang iba, ang numero unong paligero sa balat ng radio, Tata Ray Abelia. Morning good, Tata Ray. Okay, maraming salamat at bro at bago ating palingki bayang. Maraming salamat po kay Andre Juma. Ako katakaba ng puso. Maraming salamat po sa inyo po in your family. Anyway, para sa mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate, ano, ba eh, bumaba ha? Unahin mo natin ang presyo ng manok, bro. 170 dati ha, sa ibang palengke, 140 lamang ang kada kilo ng manok sa Pasig Mega Market. Anyway, sa presyo naman ng baka, sabi nga natin, ro, ang laman ay 370, mababa na sa 10 peso. Buto-buto naman ay 300, mababa ang Pasig Mega Market. Anyway, sa baboy naman, tayo dumako, ang liye po naman 330, no? Ang pata naman ay 300 ang kada kilo. Sa laman dagat tayo naman, ang bangos naman ay 180 ang kada kilo. Talinga naman ay 280. Ang talaking ko ay 360, posit naman ay 200. Tula naman ay 420 ang kada kilo. Then, ang atin ng mga tinatawag na Gigi o paboreto ng sambay ng Pilipino ay mababa dito, 240 lang kada kilo, no? At ang ating tinatawag nating dalagang bukid, ha? Ay 280. Ngayon, sa presyo naman ng gulay, dumako po tayo, 120 naman ang silingal labuyo, no? Yung pula, ang silingal green naman ay 100 ang kada kilo. Sa chicken naman ay 200, sa upo, sa peraso ay 30 lamang, ano? At aluya naman ay 100 lamang. Malaki ay binaban ang natural mga presyo sa Pasig Mega Market. Ito ang Metro Patrol, tatarang i-ergon sa Milano World Champion, may tudulakas, DWIC. Wala ko, may magtatanong kay Tata Ray, magkano ang presyo ng karing aso? Salamat Tata Ray Abelia. Oy, teka lang, pasadahan ko lang muna kung itong ating mga suki na nakasubaybay sa pamamagitan ho ng kanilang mga talapihitan, kabubukas pa lamang ho ng kanila pong mga radyo sa pamamagitan. Oh, syempre naririnig tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan ho natin sa probinsya sa pamamagitan ng RPN radio stations nationwide. Magandang umaga ho sa inyo at syempre sa mga kababayan naman natin, mga OFW diyan ho sa Europe, sa Asia, Japan, at oy, may mga taga Ukraine ho at US of A. Sila po ay nanonood, nakikinig sa pamamagitan naman ng ating pong website www.dwiz882am.com. Para naman po sa YouTube, like, share, and subscribe. Click the bell button para ho kayo makatanggap ng araw-araw ho na mga updates at syempre mga bagong videos o mga bagong storya po mula po sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Syempre hindi lang ng Rajada sa umaga. At sa Facebook live streaming po, magandang morning din po na kikinig at nanonood, DWIZ 882. Maraming salamat po sa mga suki natin. Oy, si Kuyang Ayayo Pangko pala nanonood, nakikinig sa Facebook. Mabuhay ho kayo, magandang umaga Rajada. Tina Tominaga, good morning, ohayo gozaimasu mula ho dyan sa Japan. Suki ho natin, ayan kanina binabanggit nga ho si Ate Andrea Jong. Si Marlon Redulia ho, may sinasabi rito, Senado daw mag-i-investigate sa mga missing persons sa online sabong. Sino naman daw kaya i-contact ni Gordon? Hindi ho natin alam kung sino mag-preside ng sino mangunguna doon sa investigasyon na Kuya Marlon Redulia. September Cortez, nanonood ho mula ho sa Bulacan. Good morning din po, Karatsyada, mula Santa Rosa, Laguna. Si Ramon Abadillo, nanonood ho. Si Ate Annette Alegre G, si Kuyang Nelson Malinaw. At syempre, maraming salamat kay Jaylon mula ho sa Babatcon, Samar, Leyte. Good morning kay Jaylon. Maraming salamat. At sa pagpapatuloy ho ng mga balita. Oh, ito yung kanina ho natin binabanggit, bukod ho sa Senado, ang DOJ ay mag-iimbestiga na rin doon nga ho sa mga nawawalang sabongero. DWIZ Patrol Report. Idetalye mo, Bert Mosso.
Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga nawawalang mga sabungero nitong mga nakalipas na mga linggo at araw. Sa Department Order 042 na inisyo at pirmado ni Justice Secretary Minardo Gibara, binigyan ito ng otoridad si NBI OIC Eric Distor upang atasan ang kanyang mga ehente para magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pagkawala ng mga nabanggit na sabungero. Kaugnay nito, inatasan din ni Gibara si NBI Director Distor na magsumiti ng progress report kaugnay ng kailang isinagawang pagkilo sa loob ng 10 araw at yun din ang mga susunod pang mga pag-uulat kaugnay ng kailang isinasagawang investigasyon. Ang hakbang o kautusan ni Secretary Gibara ay alinsunod na rin sa itinatadhana ng Republic Act 10867 o ang National Bureau of Investigation Reorganization and Modernization Act na nagpapahintulot sa Justice Secretary na atasan ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang krimen kung kinakailangan na mayroong interest ang publiko. Ito's Patrol 3. Bert Moser gulat sa impilang matulong lakas. DWIZ. Maraming salamat si Patrol 3 Bert Moso. Dako naman tayo sa pag-uulat ni Patrol 70 Jopel Peleño. Hindi itinatanggi ng National Vaccination Operation Center o NVOC na talagang kakaunti lamang ang mga naturukan ng vaccine sa isinagawang ikatlong round ng pambansang bakunahan. Sa ginanap na lagi ng debriefing, inihayag ni NVOC Chairperson Health Undersecretary Mirna Kamatay na base sa kanilang tanaan, aabot lamang sa 2.6 million ang mga individual na nabakunahan hanggang noong nakalipas na Pebrero 16 ng taong kasalukuyan dahil sa tumalaan niya ng bakunahang ito, malaki ang posibilidad na hindi na makamit ang kanilang 5 million fully vaccinated target, lalo na't magtatapos na ngayong araw ang third round ng extended na National Vaccination Days. Naniniwala naman si Kabatay na dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng booster shots, kaya naging matumal ang pagtuturok ng vaccine, particular na sa mga lugar ng BARMM Regions 5, 7, 8 at Region 12. Tiwala naman ang eksperto na medyo tataas pa ang bilang ng mga mabibigyan ng bakuna hanggang ngayong araw, February 18, 2022, na siyang huling araw ng pinalawig na malawakang bakunahan. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nag-uulat para sa impilang may tunong lakas, DWIZ. Salamat, Jopel Peleño. Dako naman tayo. Alamin naman natin ang ihatid na storya ni Patrol 45 Raul Espera. Humingi ng karagdagang bakuna ang local government unit ng Zamboanga. Ito ang kinumpirma ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez matapos bisitahin ang nasabing probinsya. Sinabi ni Secretary Galvez na magiging bahagi ng priority ang Zamboanga City kung saan umaabot na sa 71% ang bakuna sa nasabing o nabakunahan sa nasabing probinsya. Sinabi rin ni Secretary Galvez na matapos ang kanyang pagbisita ay maglalaan sila ng karagdagang bakuna, maging ito man ay iba't ibang tatak at para na rin sa mga residente ng Zamboanga City. Bukod anya sa mga guro ay magko-concentrate din ang National Task Force for COVID-19 sa mga kabataan na naging matagumpay ang face-to-face classes sa bahagi ng Zamboanga City. Nagpasalamat naman si Vaccine SAR Carlito Galvez sa local government unit ng Zamboanga na aktibo sa kanilang vaccination program para makamit ang herd immunity sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uulat ng pila may todo lakas, DWIC. Last but not the least, alamin naman natin ang report ni Patrol 5, Kuya Raya Yupanko.
iligtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa basila ng 6 na katao, kabilang ang 3 minor de edad na sakay ng isang bangka na nagkaproblema sa gitna ng dagat. Sa report ng Philippine Coast Guard, naispatan ng BRP Malawi ang isang motor bangka na nakapatay ang makina sa karagatang sakop ng Sibago Island. Nabatid na 2 oras na palang nasa dagat yung mga sakay ng bangka, kabilang na ang mga batang nasa edad 2 taong gulang pababa. Ayon sa kapitan ng bangka, nagkaproblema ang makina ng bangka nang umalis sila sa basilan patungo sana sa Sakol Island sa Zamboanga City. Kagad naman na tinulungan ang Philippine Coast Guard ang sakay ng bangka at dinala sa Zamboanga City Seaport. Ito sa Patrol No. 5, IAU Pangkatakulat, siyempre naman ito ng lakas, DWIC. Palamang huya ng mga balita mula ho sa labas ng himpilan sa oras ho na 5:23 in the morning. Alamin muna natin ang silip na tayo dun sa mga naglalaki ng mga issue ngayong Friday. Yay! Inayag ng DOH na sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 ay hindi pa rin natatanong ng bansa ang tuloy ang pagtatapos ng krisis sa pandemya na idinulot nito. Ayon kay Secretary Francisco Duque ng DOH, sabi niyang bumubuti na na itatalang numero pagdating sa 2-week growth rate average daily attack rate o ADAR at healthcare utilization rate, dahilan kaya nasa low risk classification na ang Pilipinas sa COVID-19. At siyempre, as sinasabi ho ni Secretary Duque, nalampasan na raw ang krisis sa Omicron surge. Okay. Ang World Health Organization at pagkasumangguni sa kanila, ang lahat ng mga malalaking mga bansa, matataas ang kaso, matataas ang death rate o mortality rate, yan lang natin masasabi na okay na tayo. At kung bakunahan ay talagang buong mundo na abot na yung mga 80% ng global population, at saka lang natin siguro masasabi na ang krisis sa COVID ay nalampasan mo natin. Pero sa ngayon natin masasabi na isa sa pinakamalaking bagay kaya bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa ay dahil sa patuloy na pagsunod ng publiko sa health protocols, kabilang na ang pagsusuot ng face mask maging vaccination rollout, kung saan target nga na mabakunahan ang pamahalaan ng mahigit na 70 milyong Pilipino. Sa kabila nito, sinabi ng Kalihim na marami pa rin mga Pinoy ang ayaw magpa-booster. Medyo matumal talaga. Opo. Kaya nga pinag-aaralan namin, ano kaya ang magagawa natin para mapalawig pa natin ang kagustuhan ng mamamayan na magpa-booster? Kasi parang lumalabas dahil nakakompleto na sila ng first 2 doses of the primary series. Parang complacent na, ayaw nang magpa-booster. Kaya mababa pa rin ang booster natin. Samantala, nilinaw naman ni Secretary Duque ang kanyang naunang payag sa isang panayam sa radyo. Ayon kay Duque, hindi pa naman tuluyan nalalampasan ang Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Aminado ang Kalihim na posible pang ang magkaroon ng mas marami o mas bagong variant na magdudulot ng panibagong hawaan. Doon tinanong ako kung tayo ba'y lumampas na dito sa krisis ng COVID. Yeah. Ang sagot ko sa Omicron, oo. Pero sa COVID, hindi. Ayun. Hindi pa. Kasi iba yun. Pwede mo malampasan ito mga surge, no? Katulad ng Omicron, Delta, bago Delta, yung Alpha, ayan, and Beta. Mm-hmm. Okay? Pero ang banda ng COVID, tuloy-tuloy. Kasi hindi mo naman alam kung titigil ba itong mga variants of concern. Pagkatapos ng COVID, yung panibagong virus, Nupira virus. Ubus na ang budget ng tao. Yan ho ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III sa panayam ng DWIZ. Okay pa rin ho sa COVID-19 pandemic, umabot na ho. Lumabo na sa 3,646,793 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 2,196 na panibagong kaso na virus, kung saan nasa 66,000. Bumaba na po sa 66,588 ang aktibong kaso sa bansa. Sa inilabas na datos ng DOH,
Nasa 3,524,875 na ang kabuang bilang ng mga gumaling. Makarama dagdagan ng 4,409 recoveries. Abang aabot na sa 55,330 ang kabuang nasawi matapos madagdagan ng 107 bagong namatay sa virus. Ngayon naman ho sa halalan, ito yung mga nangangampanya kaliwat kanang caravan. Hindi pa ikinokonsidera ng Department of Health ang hirit ng ilang kandidato na luwagan ng health protocols para sa in-person campaigning. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan pang pag-aralan ang panawagan lalo't hindi pa naman tuluyang nagtatapos ang COVID-19 pandemic. Salip ay hinimok ni Duque ang mga kandidato na tanggapin ang katotohanan ng mayroon pa ring pandemya at mag-isip na lamang daw ng ibang paraan ng pangangampanya. Dapat pa rin anyang isipin ng mga kandidato ang kapakanan ng kaligtasan ng kanilang supporters, kaya't mahalaga ang pagsunod sa minimum public health protocols. Kailangan pa rin pag-aralan yan dahil kung tayo ay mag-de-escalate, bumaba sa alert level 1, baka dyan, may mga kaunti pang pagluluwag na pwedeng payagan ng COVID-19. Dahil pagka ng alert level 1 ka, pero syempre, hindi mawawala yung ating mask mandate. Okay. Yung pagsuot ng mask at saka yung social distancing, yung hand hygiene, yung may dalang alcohol sana yung mga taong sumasali sa mga rallies, ano? Pada kakamayan mo yung supporter, alcohol. Eh, daming kumakamay sa'yo. Ay, ako. Ayan ho ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III sa panayam ng DWIZ. Tapos naman natin, itong isa pang balitang eleksyon pa rin ho, bago tayo mag-break. Sakop daw ng COMELEC rules kaugnay sa campaign materials sa mga private property. Yung mga pribadong property daw, sakop daw. At yan po ang nilinaw ni COMELEC spokesman, Director James Jimenez, matapos kong batikusin at ang sinasagawang Operation Backlash ng Paul Body, katuwang ang MMDA at DPWH. Sinabi ni Jimenez na kahit sa private property nakasabit o nakalagay ang campaign materials, dapat pa rin sumunod na mga ito sa kanilang mga panuntunan. Sumusunod lamang anya sila sa batas at maari namang maghain ng reklamo ang mga kontra sa kanilang hakbang. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras, ganap ng alas 5:30. Kasama si Drew Nacino. Tayo po ay nasa ikalawang bagay na po ng palatuntunan ng Ratsyada sa umaga ngayong araw po nito na thank God it's Friday! Ngayon pong Quiapo Day, Pebrero 18, taong 2022. At kahapon nga ho, meron ho tayong balita ho tayo na inilabas na ang publiko pinagtitipid ho sa paggamit ho sa mga produktong petrolyo. Kung gusto nyo, maggumamit na kayo ng panggato, kakoy, di ba? Kung magluluto kayo, di ba? Yan ho ay bilang kumbaga parang adjustment sa gitna ho ng patuloy na pagtaas ho ng presyo ho ng mga produktong petrolyo. At ang sinasabi ho ng Department of Energy, abay wala ho kasing katiyakan kung hanggang kailan ho yung oil price hike. At meron pa ho kasing kaguluhan sa Ukraine, between Ukraine and Russia. At ito, meron din ditong lumabas na report ang laban na consumer na ang hinihimok nila ang gobyerno na simulan na magpatupad ng mga hakbang para kumaprotekta ng mga consumer sa patuloy nga ho na pagtaas ho ng presyo ng mga produktong petrolyo. At syempre, ang mga number one ho na apektado dyan, yung atin hong mga PUV driver, mga PUV operator. At tama-tama, at alamin ho natin kung ano ba ang reaksyon. Magtipid daw ho tayo sa pagkonsumo sa produktong petrolyo. Okay na ba si Ginoong Calando Marquez, ang pangulo ho ng LTAP. Good morning po, Calando. Good morning, Sir Dro. Good morning. Good morning. Million tagapakinig. Opo, salamat ho. Kumusta ho kayo? Kumusta ang
inyong pagtitipid sa gasoline, sa krudo. Hindi lang pagtitipid, paghihigpit ng by one ng ating hanay ng transportasyon. Ay, naka. Ayun nga, ang sinabi, magtipid. Paano yan? Paano kayo mag, ano yan? Hindi kayo lalabas? Wala lalabas na jeep? Diba? Baka darating tayo doon dahil yun yung kailangan na ng pangkalahatan nung nagkaroon tayo ng nationwide public consultation na Zoom meeting namin nung nakaraan. Mm. Ano nga pala ang naging resulta nung meeting ka, Lando? Eh, yun nga, yung mga nakakarami sa Metro Manila, Region 3 and Region 4, talagang masama na ang kumukulo na ang bituka at saka utak ng ating mga kasamahan sa hanin ng transportasyon. Kaya lang, eh mabuti dahil kasama rin namin si Asik Bert Swansing na nagkonsultasyon. Mm-hmm. So, medyo nakakalma naman. Opo. Kaya lang, nung natapos ng kaming konsultasyon, dahil siguro nahihiya sila, dahil inimbita ko si Asik Bert Swansing, eh, nagkanya-kanyang tawagan sa akin. Opo. Kala, na kinukumbinsi nila po na one time, big time strike na lang daw. Mm-hmm. One time, big time. Kailan so, yan? Eh, wala pang ano dahil nga, alam mo naman, Sir Drew. Nationwide ba yan? Oo, nationwide to. Oo, kasi pang... Kasi yun din ang problema nila sa mga ibang mga lugar eh. Mm-hmm. Yung decision kasi ni Chairman Delgra na hindi man lang kami entertaining. At saka yung maraming hinaing na problema dito sa public transport modernization program, yung mga requirements na sa palagay ko, kulang lang ito sa explanation sa ating mga operator. Hmm. Yung mga requirements ng MUSIP na sinasabi nila, yung MUSIP na required ng bangko, ay parang hindi na ipapaliwanag lang ng husto. Dahil yung Public Utility Vehicle Modernization Program sa buong Pilipinas, marami kasi ang problema. Una, ay walang sariling pondo at naisabatas kung saan kukunin ang pondo para dito sa modernisasyon. Okay. Kaya talagang itong hinihiling sa Metro Manila at sa Region 3, Region 4, na ibalik lamang sana yung 1 peso para maging 10. Na hinihingi para maging 10. Dahil unang-una dito, Sir Dro, at yung mga nakikinig nating mga kasamaan sa hanay ng transportasyon, dahil ngayon, kagabi, no, kahapon, tumawag kayo yung sekretaryo mo dyan sa PM mo dyan sa radio. So, pinawagan ko. Actually, nakikinig sila. Ay, nakatatlong tawag na kaya nung nagtumawag ka, nagtitis na, anong oras ka ba papasok? Sabi sa akin. Eh, wala pa. Hindi pa ako tinatawagan ka ako. Na tumatawag yung Region 3, yung ating regional president ng Region 3. Ay si paring Rudy Rudy Di Guzman. Siya ho yung ating regional president na tumatawag ang aga-aga, tapos sinundan naman, tumawag din sa akin yung taga-Pampanga, ito yung regional president natin sa Region 3. Tumawag din yung regional president natin ng Region 4. Kaya ito, nakikinig sila. Lahat daw sila ngayon dyan sa Region 4, Region 3. Ay nakikinig sila. Uy, salamat, salamat. Oo, nako, Kalando, ang daming problema. Nagtitipid sa tubig, tipid sa krudo, lahat na lang nagtataasan. Height na lang yata natin. Actually, tumawag sa akin kahapon, Sir Drew, yung ating Federation President ng Quezon Province. At saka yung dito sa Batangas, yung Cavite, Laguna. Ano ba daw nang nangyayari? Wala daw ba nang nangyayari? Sabi ko, hindi naman tayo kinakausap. Teka lang, Kalando.
Oo. Yes, sir. Kayo ba ay dumulog na sa, bukod kay dun sa mga ahensya na nakakasakop sa inyo, ano? Sa mga mambabatas, alimbawa, sa kay sino bang senado, oh, eto may mayroong suggestion si secretary, si senator Grace po, bigyan kayo ng discount mga PUV operator, mga PUV driver, discount sa mga gasolinahan, di ba? Alimbawa, sa DOE, nakapunta na rin ba kayo sa DOE para mabigyan kayo ng, magpaglaanan kayo ng sarili nyong stock ng, o supply ng krudo? Masakit pang sabihin, Sir Drew, ano, unang-una, dyan sa Senado at Kongreso, press release lang yan. Di ba? Magaling sila sa press release, sawang-sawa na kami sa press release. Dito naman sa DOE, ang tawag namin dito ay palos. Mm. Hindi man lang kami kinakausap, lagi magpapa-interview yung kanilang mga tawan ni Secretary Pusi. Eh, ganun din, puro press release lang. Ang gaganda yung mga programa na sinasabi nila na gagawin para sa amin. Rumekta na kayo sa DOE. Ang tagal na yan eh. Kaya masakit man sabihin. Dapat meron kayo sa DOE. Ayaw ko nang high blood dito dahil pinagbawalan na naman ako. Sobrang taas na naman ang dugo ko. Maabot na naman ako ng regular na dugo ko ngayon ay 160 over 100. Kalma-kalma lang. Marami-rami naman din kayo sa hanay ng transport sector. Dumulog na kayo mismo sa ano. Palagay ko sa DOE talaga ang ano dyan eh. Ang magiging ang bagsak ng issue dahil nasa kanila ang ano eh, di ba? Alam mo dito, Sir Drew, ano, hindi kita sa sinasapawang ko yung sige, programa. Sige. Unang-una kasi, dapat si Secretary ay magkaroon ng patawag o magkaroon ng Zoom meeting para sa amin mga national leader sa public transport. Sumulat na kami. Mm. Buhay na buhay pa si Maring Seni, buhay na buhay pa si Prendiluna, si Lara Margarbida, Ang nakasamahan natin. Hindi naman kami hinaharap. Unang-unang hinaharap lang nila yung malalaking pundo na bilyon-bilyon ang kanilang hinaharap. Pero kaming mga serbisyo publiko sa taong bayan na ang aming pagkaintindi, yung aming pagsiservisyo sa taong bayan ay kumikita kami at itong siniservisyuhan namin na limitado ang aming kita, ito yung bumubuhay ng ekonomiya ng buong sambayan ng Pilipino. Pero kami sa public transport, lalo na nung kasagsagan ng tinatawag na pandemya na 2000, lockdown. 2021, 2022, sungit. Talagang, ito, nasasamid tuloy ako, Sir Drew, dahil nga talagang mabubulunan ka na wala kang kinakain dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon. So ang inyong maipapayo naman din doon sa mga kagaya ng sinasabi ng magtipid daw tayo akalando sa crudo, paano na yan? Alam mo yung kagaya nga yung tawag doon sa siga, 'di ba yung sigaw na naman ngayon na talagang mangyayari ito. Yung sinasabi na magtipid sa tubig, totoo po yan dahil galing ako doon sa Bulacan. At tumatawag sa akin ang aming makasamahan dahil yung balita na talo magkakaroon tayo ng crisis dito water sa tubig. Water shortage. Yung water shortage natin sa inumin at saka sa gagamitin sa pambahay. Dapat mayroon nang ginagawa ng local government na magtutulungan ng national local government na magtayo na tayo ng mga pump well, di ba? Yung mga ating mga karwas diyan dapat nawalan na, nagamitin yung nawasa at ang gamitin na yung pump well na deep well, magdi-drill ng i-re-required nila sa bawat karwas ay isa sa requirements dahil alam naman nila taon na lang ito na problema. So bakit hindi nila masolusyonan? Bilyon sana ang sasabihin ko na budget natin, pero trilyon na
ang budget. But, di ba? So, alam mo, Sir Drew, napakasakit dahil kami sa hanay ng public transport. Sa aking bilang, kung tama yung aking bilang at sana magkamali ako, isa naman po kami sa pang-apat na pinakamalaking pinanggagalingan ng pundo ng ating gobyerno, yung public transport at saka transportasyon sa buong Pilipinas. Mm. Bakit hindi kami mabigyan ng sariling pundo at nabibigyan yung pundo noong tinatawag na purpose? Pero gusto ko po yon. Ayaw namin pong itigil yung purpose na napakaganda na ginawa ni Madam Gloria. Hmm. Hindi po, yung purpose po, ito po yung tawag ko dito ay suhol sa mga butante. Pantawid pa. Iba yung pantawid pasada. Alam mo, Sir Dro, ito, mahaba kasi ito na kwentuhan natin. Hmm. At yung OPSF, di ba? Oh. Na sinasabi na ibalik ni Presidente. Sana maging presidente yung aking sinasabi. Mm. Yung oil price stabilization fund, hindi destabilization, ha? Stabilization fund. Stabilize. Oh. Dapat ibalik po ito. Mahaba kasi ito kung ipaliwanag po yung stabilization fund. Mm. Di ba? Mm. Kung paano ito magkakaroon tayo ng pundo dahil yung pundo noong nawala ang ating Ferdinand Marcos na OPSF ay hindi namin alam kung saan dinala noong pumalit. Mm. Oh. Mm. Ngayon, dito naman sa LTFRB, Sir Drew, yung requirements implementation na kinakasuklam-suklam ng mga nagmo-modernize na sumusunod, wala kong umihindi po ito. Napakaganda po ito. At kulang lamang po ng paliwanag kung anong kahalagaan yung requirements na dapat ay magkaroon ng DOTR, DILG at DPWH para ma-implement yung sinasabi na LPTRP. Mm-hmm. Kaya lang binago ko yung LPTRP dahil may kulang na rekado. Uh-huh. Yung LPTRDCP, yung Development Zoning Plan, ay kulang ho, hindi nila kinikilala nitong LTFRB yung Development Zoning Plan ng local government. Kaya yung local government, pinatamad po na tumulong sa ating programang modernisasyon. Mm. Dahil nga, wala pong harmonious relationship ng LTFRB at saka local government. Okay. Sige, Kalando. Mahaba po ito. Oh, mahaba-haba pa yan. Ito pala, Kalando, ha? Next week may oil price ay guli. mas malaki na naman daw, ha? Daw. Mas malaki daw. So, ito, maniwala ka sa akin. Ay, nako. Ko, sa primero ng Marso, na implement namin yung piso na binababalik namin, at hindi pa maibigay ito, baka kasabay na ito yung nationwide strike ng public transport. Ako. Paghandaan natin, Kalando, konting haba pa ng pasensya. At marami-rami pa tayong pagdadaanan dahil hindi itong langis, hindi natin control sa international market ito, Kalando. Gusto ko lang idagdag sa sige. Yung ating pundo, dapat magkaroon ng pundo ang modernisasyon. Pero bagamat dahil tayo ay past president ng Filipino Inventor Society, ay mayroon na tayong ginagamit at mayroong sinertipikahan. Yes! Ginastified ng DOST, DPI, DENR, LTO na nakakatipid sa krudo at gasolina. Mm-hmm. Ito naman po yung ating sinasabi na dapat pundohan ng gobyerno para ho mayroon tayo pong gagamitin sariling na sariling atin.
sariling atin na mga gadget. Kaya nga bukas, Sir Drew, yan ay pinanawagan ko na sa mga leader namin dito sa Metro Manila, Region 3 and Region 4, na mayroong kaming scheduling, hindi pwedeng sabay-sabay. Mm-hmm. At saka mag-i-schedule na kami ng mga actual demonstration sa mga bayan-bayan lugar. Mm, bukas yan. Para maituro kung paano yung pagtitipid. Kung tubig ay nagtitipid tayo, lalo na yung binibili natin na krudo gasolina na sakop ng deregulation law. Nang nangyayari sa tubig dito sa Pilipinas, Sir Drew, kung idaan natin sa tamang proseso, ay mas mahal pa ang tubig kaysa gasolina ngayon. Matagal na. Bakit hindi ito masusolusyonan? Kaya ayaw mo sana, Sir Drew, maglagay tayo ng isang araw, ipaliwanag ko yung sinasabi ko na bakit mas mahal na inumin na tubig sa Pilipinas kaysa gasolina at krudo. Sige, i-ano natin, Kalando, paglaanan natin yun ng panahon. Okay, Kalando, salamat. Okay, salamat. Bukas, salamat, bukas. Sir Drew, at binabati ko po yung ating bossing na si Boss Edgar. Ay, Boss Edgar. Si Boss Edgar. Boss Edgar, tulungan mo kami dahil na isa ko. Unawain mo kami. Good morning, Boss Edgar, ha? Busy si Boss Edgar. Good morning po. Apo, okay. Salamat. Salamat, Kalando. Salamat. Maraming salamat. God bless at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Salamat. Kahit kami po ay naghihigpit na naghihigpit ng sinturon. Okay. Thank you. God bless. Ingat ho kayo, Kalando. Okay, good morning. Okay, thank you. God bless. Okay, bye-bye. Okay, yan ho ang Pangulo ho ng Liga ng Transport Operator ng Pilipinas, ELTA President Kalando Marquez. Bukas meron hong free demo, seminar, at kung meron ho kayo mga karagdagang impormasyon dun sa tinutukoy ni Kalando para ho kayo ay makatipid sa krudo, at syempre para tanggal usok ho, ito ang inyong pong mga tatawagan, ha, para ho sa inyong mga sasakyan. 0925-379-8310, 0925-379-8310, at sa 0920-298-6969, Plus, muli nga nagpanawagan na si Ilocos Norte Governor Macho Marcos sa Manotok sa pamagitan ni Major Roxana Parado na mumuno ng Provincial Bureau of Fire Protection dito sa Dalawigan laban sa posibleng pagmulan ng sunog. Sinabi ni Major Parado na bagamat buwan ng Marso ang Fire Protection Month o sa susunod na buwan, kailangan ikonsidera na araw-araw ay fire prevention. Sinabi pa niya na batay sa dala ng data ng Bureau of Fire Protection sa nakaraang huling semestre noong 2021, naka-record ng nasabing opisina ng 37 na insidente ng sunog na tinatayang abot sa 12 million piso sa ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Sinabi niya na hindi na sana ito madadagdagan ang bilang ng mga nagaganap na sunog at sa nakalipas na 6 na buwan upang hindi sa ganon ay hindi mahihirapan ang mga magiging biktima. Binigyan din niya na karamihan sa mga naganap na sunog ay ang mga bahay. Ang dahilan ay pagpapabaya at di umanoy faulty electrical wiring. Balita mula dito sa Ilocos Norte. It's Patrol Ronald Aydin Domingo, nag-uulat para sintilang maitulong lakas, DWIC. Aba naman tayo sa Central Luzon. Alamin naman natin ng detalye mula kay Jory Gole. Jory! Yes, Drew. Magandang umaga. Tinatayang 680,000 pesos sa na halaga nitong Cebu, yung nakumpiska ngayon itong mga operatiba ng Angeles City Police Office Drug Enforcement Unit
sa inilatag nilang bypass operation sa dito sa bisinidad ng Barangay Balibago na ikinadakit nitong tatlong sospeka. Sa ulat itong si Police Colonel Diosdado Fabian, ang pinuno ng ECPO, nakilala itong mga sospek na sina Walter Venturina alias Walter Gamboa, 23 years old, Beverly Custodio, kapwa ng Gusar Street, Hinsonville Subdivision, Barangay Malabanya, San Angeles City, at itong si Paisal Obligado, 30 years old, ng number 203 MacArthur Highway, Barangay Dauma, Balacat City. Nasamsam dito sa grupo ang tinatayang 100 gramo ng shibo na may street value nga ng 680,000 pesos. Ayon pa rito kay Police Lieutenant Janice Capile, ang hepe ng ECPO DEO, ang operasyon ay may kaukulang koordinasyon mula sa PDEA Region 3 at sinaksihan ito ng mga kinatawan ng barangay officials, media at DOJ representatiba na batida. Ayon dito sa ulat, ang mga sospek ay kabilang umano sa mga high value target ng local police sa drug enforcement unit dahil sa pagiging aktibo nila sa pagtutulak ng droga dito sa lungsod ng Angeles at kalapit pang mga lugar gaya nitong Mabalacat City. Bukod sa droga, nasamsam din dito sa grupo ang bypass money at isang motorsiklo. Sa ngayon, itong mga sospek ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa City Prosecutor's Office habang nakapit na sila dito sa himpilan ng polisya. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gule, Central Luzon Patrol. Nagulat, himpilan ito ng lakas. DWIC. Samantala, i-abol natin itong ilan hong mga balita. Ipinag-utos na ho ng DILG sa PNP na arestuhin ang mga store owner na nagbebenta ng hindi otorisado gamot, mga peke daw na gamot. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, sa ilalim ng Section 30 ng Republic Act 10918 o yung Philippine Pharmacy Act, tanging FDA licensed retail drug outlet lamang ang pinapayagang magbenta ng mga gamot at pinagbabawal ang paglalako ng mga gamot na peke at hindi otorisado. Pinagtitiyak din ni Año na sa PNP na hindi makalulusot ang mga violator na ilegal na nagbebenta sa publiko. Pinaimbestigahan na ng isang senador ang pagkawala ng ilang sabungero. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kailangan ng dinggin ang kaso habang nasa regular na sesyon ang Senado. Sa report ng PNP, halos 30 sabungero ang dinukot o nawawala matapos manggaling sa sabong, sabungan, sa Laguna, Maynila, Batangas at Bulacan. Balita sa ibang bansa. Apektado ng matinding winter storm na sasabayan ng malakas na pag-ulan at posibleng pananalasa ng buhawi ang malaking bahagi ng Estados Unidos. Nagbabala ang National Weather Service o NWS at dalang malakas na hangin at thunderstorm sa western Oklahoma hanggang northern Maine. Ang lawak o kalahati ho ng US apektado. Nasang aabot sa 20 pulgada ang kapal ho ng nyebe bubuhos bawat oras at maaaring magdulot ng zero visibility. Kanselado naman ang nasa 1,000 flights patungo at palabas ng US. Balitang Sport! Inalo ng Slovakian ice hockey team ang US sa pagharap nila sa 2022 Beijing Winter Olympics sa score na 3-2. Naging makabulan ang pagkapanalo ng Slovakia nang maipasok sa huling minuto ng overtime ang kanilang winning goal. Halos 44 seconds na lang ang kailangan ng US para makapasok sa semifinals pero nagawang itabla ng Slovakia ang score sa 2-2. Dahilan para mauwi sa overtime. Nakapagtala ng 10 puntos ang Slovakia sa overtime sa pamamagitan ng penalty shootout. Bukod dito, may chance sana si US Captain Andy Mill na maitabla ang laro pero naharang ni goalie Patrick Rybar ang naturang pagtatangka. Bago tayo magpaalam, ngayon pong weekend, weekend na ho kasi bukas Saturday. Oh. Oy, batiin lamang ho natin na itong kasamaan ho natin dito sa himpilan ang atin pong graphic artist po na si Tet Alve na nagdiriwang ho ng kanyang, ngayong araw ba? Ngayong araw pala ang kanyang kaarawan. Happy, happy birthday Tet Alve. Atin pong graphics artist. Alright, magkasama-sama po muli tayo next week ha, Monday to Friday, alas 5 hanggang alas 6 ng morning sa Rachada sa umaga.
At sa ngalan ho ng atin ho mga nakasama sa inyo center, nandiyan ho si Yasmin Pantaleon, si Aya Ludovico, si Mara Valle, si Angelica Doctolero, si Jelly Mendez, si Joanna Luna, nandiyan din po. Si J. Mark Dagala, susunod ho sa palatuntunan ng balita at talakayan. Sama din natin siyempre sa si Ate Juday at si Miss Judith Strada Larido. Siyempre dyan naman po sa ating technical side si Kuyang Wener Contihino. At muli po ito po niyo lingkod, Drew Nacino. Standby lamang po para po sa balita at talakayan. Susunod na! Ratsada! 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 Ratsada!